Kailangan mo na apoy ang nasa 60 bahay sa barangay Muluwak, Parañaque City. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang karamihan sa mga bahay. Tinatay ang 300 residente ang apektado. Wala namang naitalang namatay o nasugatan sa sunog na iniimbisigahan pa ang sanhi. Pinag-aaralan na ng Pilipinas na maghain ng reklamo at pagbayarin ng danyos ang China kasunod ng pagbangga ng barko dito sa resupply vessel ng Pilipinas. Saksi, si Joseph Morong. Sa bawat pangaharas ng China sa mga barko natin sa West Philippine Sea, diplomatic protest ang kadalasang tugon ng gobyerno. Ganitong huling insidente kung saan pinanggana ang resupply vessel ng Pilipinas. Pinag-aaralan ng ating gobyerno na maghain ng reklamo kaugnay niyan at humingi ng danyo sa pinsalang tinamo ng resupply ship at barko ng Philippine Coast Guard. Clearly, the Chinese side did this with clear intent to prevent and block our ships, which led to a collision. As a signatory state to collision regulation, they have to behave properly. As a Coast Guard, they're also expected to follow and adhere to the rules. Kabilang sa posibleng paglabag ng China sa Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea o COLREG na inililista ng Pilipinas ang hindi pag-iwas sa banggaan at panghaharang. Pero ang Chinese Foreign Ministry iginit na nakabatay sa batas ang pagharang nila sa construction materials sa dadalhin ng Pilipinas sa warship nito sa Ayungin. Pilipinas din daw dapat ang tumigil sa mga mapanghamon nitong aksyon. Hindi malinaw kung anong tinutukoy nitong batas pero sabi ng PCG, our own narrative has always been supported with compelling images and unedited videos. Hindi naman nagbigay ng pahayag kaugnay ng insidente si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian, nang dumalo siya sa Philippine-China Cultural Festival ngayong araw. Pero binigyan din niya sa kanyang talumpati ang kahalagahan ng kooperasyon ng iba't ibang bansa kabilang ang Pilipinas sa gitna ng uncertainty sa mundo. 5 araw ang ibinigay ni Pangulong Bongbong Marcos sa PCG para imbestigahan ang pagbangga ng mga barko ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Bukod sa investigasyon na ginagawa ng Philippine Coast Guard, ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, iniipon na ng Pilipinas ang lahat ng mga pinagagawa ng China simula pa noong 2016 nang manalo tayo sa Arbitral Court. Kung noon, mahigit isang taong pinaghandaan ang kaso katuwang ang isang US law firm, ngayon Office of the Solicitor General lamang ang nag-aasikaso ng mga legal na aksyon pero may tinitingnan ding non-legal options. Gumagalaw naman daw ito bagamat matatagalan pa. At kasunod ng mapanganib na pagmamaniobra ng mga barko ng China dumagdag sa Amerika, ang iba pang nagpahayag ng suporta sa Pilipinas tulad ng France, South Korea at Japan. Kaya maasa ang Pilipinas na mangingimi na ang China sa susunod na mga resupply mission. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. 6 na araw na lang magtitipon sa mga presinto ang mga kababayan natin para sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. At para sa mga lugar na manual ang botohan, ibigay po sa Electoral Board ang inyong pangalan, precinct at sequence number. Kunin ang balotang ibibigay ng EB at isang SK ballot para sa mga edad 15 hanggang 17, isang SK ballot at isang barangay ballot para sa mga edad 18 hanggang 30, at isang barangay ballot para sa mga edad 31 pataas. Pumirma sa Election Day Computerized Voters List at isulat sa balota ang pangalan ng kandidatong nais iboto. Itupi ang balota kung paano ito natanggap at saka ibalik ito sa ED. Ilapat ang thumb mark sa kaukulang espasyo sa ballot coupon at magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. Sa harap ninyo, tatanggalin ng EB ang ballot coupon at ilalagay ang balota at ballot coupon sa mga nakatakdang lagayan sa ballot box. Karamihan ng lugar sa bansa, manual ang botohan. Pero 3 barangay ang pilot area para sa automated elections, 2 barangay sa Dasmariñas, Cavite at 1 barangay sa Quezon City. Doon gagamit ng vote counting machine guys sa mga national elections. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapabilis at pagluluwag ng kondisyon para sa fuel subsidy. Sa ginapo ito ng serye ng mga oil price hikes sa bansa kamakailan. Saksi si Ivan Mayrina. Taas presyo na naman sa mga produktong petrolyo bumungad sa mga motorista ngayong araw. Ang paggalaw sa presyohan na yan, siyang bawas kita para sa sektor ng transportasyon. Yan ay kahit inaprubahan kamakailan ng LTFRB, ang piso provisional o pansamantalang dagdag singil sa pasahe.
sa Nobyembre pa rin tatalakay ng board ang nakabinbin pang 5 peso fare hike para makapagbigay ng konting ginhawa. Ipinag-utos ng Pangulo ang pagpapabilis at pagluluwag ng kondisyon para sa fuel subsidy. The President gave instructions on changing the language of the 2024 GAA provision on fuel subsidies for the transport sector in order to shorten the trigger period from 3 months to 1 month and simplify the release requirements. So with this simplification or shortening of the period, we will be able to release the subsidies in a shorter period of time. Eh, wala naman po nakakarating sa mga driver. Operator lang siguro. Kung talaga ibibigay nila, ibigay na para magamit na namin. Kasalukuyan nakasalang pa sa Kongreso ang 2024 budget kung saan 2.5 billion pesos ang nakalaan para sa fuel subsidy. Bukod sa mga PUV, makikinabang din dito ang mga tricycle at mga service delivery rider. We would also be subsidizing the richer segments of the population because their consumption of oil products is much higher than those which are consumed by those in the lower brackets. So the better approach is to have well-targeted subsidies. Ang magandang balita pa, ayon sa DOE, gumaganda na ang sitwasyon sa supply ng petrolyo, kaya hindi inaasahan ang pagtaas ng presyo hanggang sa susunod na taon. Huwag lang daw magkaroon ng mga panibagong sigalo, tulad ng sa pagitan ng Russia at Ukraine o ang nagaganap ngayon sa pagitan ng Israel at Gaza. Ang voluntaryong pagtataas ng halong ethanol sa gasolina ng hanggang 20%, inaasahang aaprobahan bago matapos ang taon. Mapapababa raw nito ang presyo ng gasolina ng hanggang 150 kada litro. Pinatatrabaho na rin daw ng Pangulo ang electrification o paggamit ng mas maraming electric vehicles para sa pampublikong transportasyon. Malaki raw kasi ang tipid sa cost per kilometer ng e-vehicles kung ikukumpara sa diesel at gasolina. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Bago sa saksi, may 700 ang patay sa magdamag na airstrikes ng Israel sa Gaza ay sa Health Ministry roon. Ito na ang pinakamataas na death toll na naitala sa loob ng 24 oras mula na magsimula ang gera noong October 7. May rocket alert naman ngayon sa Tel Aviv, sa Israel. Saksi sina Rafi Tima at JP Soriano. Dalawang babaeng Israeli na edad 79 at 85 ang mga pinakabagong pinakawalang bihag ng grupong Hamas sa gitna ng mahigit 2 linggo ng giyera nila at ng Israel. Ayon sa armed wing ng Hamas, pinakawala ng dalawa dahil sa anilay humanitarian reasons at mahinang kalusugan. Sa kabuuan, 4 na bihag na ang pinakawala ng grupo. Matapos palayain din ng isang American citizen at kanyang anak noong Biyernes. Kasama ang kanyang anak, humarap sa media ang isa sa mga pinakawalang Israeli na ayon sa kanyang pamilya ay peace activist na tumutulong sa mga may sakit na Palestino sa Gaza. Doon niya ikinuwento kung paano siya dinukot, sinaktan at isinakay ng mga armadong lalaki sa motorsiklo sa kibbutz Nir Oz noong October 7. While she was being taken, she was hit by sticks by Shabab. Shabab people. Until they reached the tunnels, there they walked for a few kilometers on the wet ground. There are a huge network of tunnels underneath. It looks like a spider web. Pero sa mahigit 2 linggong pagkakabihag, maayos naman daw ang pakikitungo sa kanya. Ayon sa tanggapan ng Israeli Prime Minister, hawak pa rin ng Hamas ang mga asawa ng mga pinakawalang Israeli, kabilang sa mahigit 200 bihag pa rin ng grupo. Nasa kibbutz Biri ang Pinoy caregiver na si Joey Pagsulingan noong mangyari ang pag-atake. Kwento ni Joey, mabilis siyang nakapagtago sa bomb shelter na ilang oras daw pilit pinubuksan ng Hamas. Nandun na sila sa bahay namin eh. Ang dami nila eh. Ako lang nagawak nung walang laki yung mamad, yung shelter. Mamad is shelter.
Walang luck yun eh. Ginawa ko, punta ko sa alaga ko. At sabi ko, inaya ko siya ilang beses hanggang talagang ayaw niya. Halos 15 oras siyang nagtago roon hanggang sa makaamoy ng usok. Sinusunog na pala ng Hamas ang kanyang bahay. Biglang may kumatok ulit at nagpakilalang Israeli Defense Force. Pero hindi kumbinsido si Joey kaya hindi niya binuksan. Doon na raw pinaputukan ng baril ang pintuan at tinamaan ng kanyang kaliwang braso. Ito, ang kamay ko, pagkatama, puro dugo. Napasigaw nga ako, medyo tumilapan ako, napasigaw ako. Makita niyo yung kwarto ko, talagang nagkalat ang dugo ko doon. Nirescue nila ako, first aid sa loob ng bahay. Si Joey isinugod sa ospital, pero hindi nakaligtas ang kanyang employer. Tapos yung alaga ko nandun, nakita ko dun sa, nung ilabas na ako. Nakaupo siya dun sa isang plastic na upuan dun sa labas ng sa bakuran namin. Patay na. Miracle talaga na buhay pa akong ngayon. Yung mga hindi naniniwala na sa miracle, nandito ako. Patunay. Milagro talaga. Ang iba pang nakaligtas na mga Pinoy mula sa Southern Israel, inilipat na sa mga hotel at pasilidad sa gitna at hilagang bahagi ng bansa. Pero dahil nagkakaubusan na raw, naghahanap na ng iba pang mga pasilidad sa Jerusalem at iba pang bahagi ng Israel ang Philippine Embassy. Kahit mas tahimik ang sitwasyon sa ngayon, ayaw daw nilang magpakasiguro. Sa ngayon, ang kakumpetensya natin yung kanilang armed forces eh. Kasi maraming hotel parang sinisequester na nila para magamit ng mga sundalo. So kaya medyo nangangamba kami na baka maubusan tayo. So ba't mabuti may mga options tayong ganito. Kabilang sa mga miyembro ng armed forces ng Israel ngayon, ang ilang may dugong Pinoy na lumalaban sa front lines sa kanilang hiling. Di na namin ipapakita ang kanilang pagkakakilanlan, pero ang kanyang mga Pilipinong magulang di raw maiwasang mag-alala. Si Mrs. ko hindi siya makatulog dahil nga worried siya because he is in the front line. And if you'll see this rocket attack, this fighting gunfire, and then that will be the start of worrying. Ayon sa Israeli military, 400 militant target sa Gaza ang kanilang binomba sa nakalipas na magdamag. Dose-dose ng Hamas fighter daw ang patay, kabilang ang tatlong deputy commander. It could be a long war. When this is over, the people of Israel will rebuild their communities and the people of Gaza will no longer live under Hamas tyranny. Ang United Nations nanawagan naman sa Israel na payagang makapasok ang mas maraming humanitarian aid sa Gaza. Maliit na porsyento pa lang kasi ng aid na kailangan ang naipapasok doon sa pamamagitan ng Rafah crossing sa boundary ng Egypt. Ayon naman sa Philippine Embassy sa Jordan na siya may hawak ng mga Filipino sa Gaza Strip, sila man ay naghihintay rin sa go signal kung tuloy na ang repatriation. Pero ang magandang balita, sa kabila ng patuloy na kaguluhan, ligtas at all accounted for daw ang 136 na Pilipino sa Gaza. Nagbagsak din ng mga leaflet ang Israel na nag-aalok ng pabuya sa mga taga-Gaza na makapagbibigay ng impormasyon para mahanap ang mga bihag. Pero pinunit lang yan ng ilang Palestino. Ayon sa Gaza Health Ministry, halos 5,800 na ang patay sa Israeli airstrikes. Kasama riyan ang mahigit 50 miyembro ng iisang pamilya. At ang ina ng kambal na sanggol na naulila dahil sa airstrike na tumama sa kanilang bahay. Isa sa mga sanggol ang ginagamot sa ospital. Mahigit 2,000 sa mga namatay sa Gaza ay mga bata ayon sa mga otoridad doon. Mula sa Cairo, Egypt, para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima. At mula sa Jerusalem, Israel, ako si JP Soriano. Kami ang inyong saksi. Pinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT na nahack ang isang bahagi ng kanilang website. Ang kay DICT spokesman, Assistant Secretary Renato Paraiso, ang sandbox ang napasok ng hacker. Ito ang ginagamit ng ahensya para i-test ang potential suspicious programs. Wala naman daw dapat ikabahala dahil wala naman daw sensitibong impormasyon na nakompromiso. Patuloy po ang bakbakan sa hardcourt ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Sa unang laro, tinalo ng LPU Pirates ang JRU Heavy Bombers matapos ng overtime showdown.
Final score, 99-96. At nagharap naman sa ikalawang laro ang EAC Generals kontra sa San Sebastian Golden Stags. Wagi ang Generals sa final score na 80-77. Sa pinakahuling team standings, nangunguna pa rin ang Mapua Cardinals. Bukas, maghaharap ang Letran Knights at Perpetual Altas sa Game 1. At makakalaban naman ng Benilde Blazers ang Mapua Cardinals sa Game 2. Mapapanood po yan live sa GTV at naka-livestream sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA. 62 araw na lang, Pasko na! Maningning ang gabi sa ilang bahagi ng bansa dahil sa mga giant Christmas tree at Christmas tunnel. Saksi si Oscar Oida. Ningning ng malalaking parol, himig ng choir, at performances ng cute na mga bata. Siyempre, mawawala ba si Santa? Paskong Pasko na talaga ang feel sa isang mall dito sa Makati. Matapos sindihan ang kanilang Christmas windows display. 32-foot giant Christmas tree naman ang naging hudyat ng nalalapit na Pasko sa isang mall sa Tuguegarao City. Napapalumutian niya ng Christmas balls, decors, reindeer at mga Santa Claus. Tuwang-tuwa ang mga nagpicture sa Christmas tree. Dagdag atraksyon din ang mga nagperform na batang balerina. Di siyempre pahuhuli ang Paskong Kapampangan sa San Fernando, Pampanga. Nagningning na ang buong Capital Town Plaza roon sa makukulay na Christmas display. Mula sa Christmas tunnel hanggang sa Christmas-inspired mini houses, tampok din itong malahiganting teddy bear. And if that's not enough, may pa-snow pa. Ah, kailangan. Bakit? Kasi maraming stress ngayon. So para for the meantime, pag nakita nila yung nagkikislapan nating mga ilaw at nagagandahan nating pailaw dito, makakalimutan nila ang problema nila sa buhay. Kasi masaya dito sa amin, lalong-lalo na yung mga parol namin. Hindi siyempre mawawala ang iba't ibang klase ng pagkain na swak sa panlasang Pinoy. At mga palaruan na kaaliwan, hindi lang ng mga bata, kundi ng buong pamilya. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Namatay na ang tinaguri ang world's oldest dog mula sa Portugal na umabot po sa edad na 31. Ano nga ba ang mga dapat gawin para mas matagal pang makasama sa buhay si Bantay? Saksi si Nico Wahe. Kung may hindi raw nangiiwan, yan ang ating mga fur baby gaya ng aso. Whatever happens, nasa tabi lang natin sila. Mangiiwan lang yan kapag nag-run free na sa paradise. Gaya ng asong si Bobby mula Portugal na tinaguri ang world's oldest dog na kamamatay lang kahapon sa edad na 31 years old. Kumpara yan sa karaniwang life expectancy ng breed ni Bobby na 12 to 14 years. Ayon sa kanyang amo, maraming dahilan kung bakit tumagal ng 31 years si Bobby. Kung siya raw ang masusunod, gusto rin ni Jay na sintagal ng buhay ni Bobby, ang buhay ng aso niyang si Phil. Sa ngayon, 12 years old na si Phil na isang Labrador. Gaya ni Bobby, maayos na pag-aalaga raw ang tingin ni Jay na naging susi sa mahabang buhay ni Phil. Sa maayos na pag-aalaga, pagmamahal, pagpapakain sa kanya ng maayos. Tapos hindi namin siya tinatali. Okay. Talagang pinapaalpas namin siya. Para kasi aso parang tinitip mo rin siya parang tao. Kung pwede nga lang daw palaging nandyan si Phil sa tabi nila. Gusto namin matagal. Kung pwede nga lang forever. Ayon sa isang veterinarian, nasa right track si Jay kung gustong mapahaba ang buhay ni Phil. Dapat may regular check sa veterinarian and dapat meron siyang healthy na lifestyle and healthy din na diet. Dapat daw ay pinapaglaro rin ang mga aso sa labas o sa malalawak na bakuran para sa kanilang physical activity. Balanse rin dapat ang pagkain. May dog food pero meron ding ibang pagkain. Ang dapat kainin ng isang dog is that balanced diet. Pwede tayong mag-add ng mga fruits, vegetables like carrots, sayote, ganyan, boiled lang.
And then dapat walang masyadong sodium na nilalagay, like toyo din, mga pampalasa. Karaniwan daw na mas mahaba ang buhay ng mga mas maliliit na breed, pero nakadepende pa rin talaga sa pag-aalaga. Bukod sa mga pinapakain, pinakamahalaga pa rin daw talaga ang pinaparamdam sa ating mga alaga. Dapat nagsushow din tayo ng care kasi ang mga pets natin is highly sensitive din po sila sa kung ano yung binibigay nating love. Kapag ka-happy ang isang dog, mas healthier sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Seventeen continues to bring happiness sa kanilang latest song na God of Music. Bahagi ng kanilang mini album na Seventeenth Heaven. Record-breaking pa nga ang album na nakapagtala ng 5.2 million pre-orders. Ito rin ang pinakamarami sa kasaysayan para sa isang K-pop album. Pinag-aaralan naman ng YG Entertainment ang offer para kay Jisoo ng Blackpink. Pare sa pelikulang Omniscient Reader's Viewpoint, kung saan posible niya makasama si Lee Min Ho at Ang Yo Sop, ayon sa ilang ulat. Kinumpirma rin ng YG na hiwalay na si Jisoo sa Korean actor na si Ah Bo Yoon. Salamat igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Gravio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.